Okay, so ay sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alas 9.46 na ng umaga. So, nandito tayo ngayon sa Tondo. No, mga kamaster, mayroon po tayo itong refrigerator ng tatak ay LG, no? Ito po ay inverter. So, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ang history ng refrigerator na ito ay may leak lamang di umano sa filter dryer. Ang sabi ng ating minamahal na ko, may leak po sa may filter dryer. Then, ang issue lang naman talaga, hindi na masyadong lumalamig dahil nga nakita nila na may leak nga sa may filter dryer. Ngayon, pinagawa ho nila ito sa isang kababayan nating technician. Ang problema ho ay eto, masakit ho sa ulo. Papakita ko ho sa inyo. Ang issue ho dito ay leak lamang. Okay? Leak. At nakikita naman natin yung leak. Ang problema, nagsinubukan niyang hinangin, no? Dugtungan itong filter dryer. Supposed to be dapat pinapalitan ho ito. Tama sabi mo. Kung tayo ay magre-reprocess, dapat pinapalitan yung filter dryer. Hindi dudugtungan lang natin. Ayan, bukol-bukol na ho. Tapos ito pang kapilyari hanggang sa, ito na, wala na talagang... Sabi ko nga sa inyo mga kamaster, no? Kapag hindi ho natin kaya ang isang bagay, isang refrigerator, isang technology, wag na ho natin tangkain pang i-repair. Kung hindi naman natin talaga kaya, kung hindi pa naman talaga natin na-experience ang ganitong uri ng mga inverter na technology, wag na ho natin tangkain kasi ang kawawa ho lagi dito yung customer. Okay? Tapos, ang nagbantay ho dito ay yung hipag ng ating minamahal na customer. At yun nga, bigla na lang di umanong pinull out yung compressor. Yan ang hirap sa mga hindi nag-aaral. Kasi ang sabi daw, nung kinakargahan na, hindi na raw pumapasok yung freon. Okay? Kaya dineclare na sira yung compressor. Ngayon, compressor naman ang sira. So, sana pala, no, nag-check ho muna tayo. Hindi po tayo pwedeng galaw ng galaw, hinang lang tayo ng hinang, na hindi naman natin chine-check yung system. Malay mo, sira nga talaga ang compressor, tapos hindi mo chine-check nung pagkatapos mag-reprocess. Yun na, wala na, sira na ang compressor. Tapos, eto pa nga, pinull out mo. Wala ho tayong karapatang mag-pull out ng isang compressor na hindi ho natin pinagpapaalam sa ating minamahal na customer. Siyempre, nagbantay nga yung hipag ng ating minamahal na customer. Nagulat siya, ba't gano'n nakatanggal na? So, ang sabi, hahanapan daw ng ganitong compressor. Kung tayo man ho ay magpapalit ng compressor, hindi po natin pwedeng i-pull out ho ito, yung compressor. Pipicturan nyo lamang yung specification, then yun na. No, dadalhin natin sa LG kung saan dyan, boss, meron kang ganitong compressor. Ganun dapat, hindi yung mismong compressor, ipu-pull out mo. Alam ba natin ang LG compressor? Ay, sa LG lamang natin mahukuha. At hindi nyo ho yung mabibili kung saan. Ito ho yung specs ng compressor. Okay, so sana magsilbing aral ito sa ating mga kababayan ng technician. Kasi laging kawawang minamahal nating customer, no? 3 years pa lamang ho ito at ang issue lamang ay leak. Pero bakit dumami na yung naging issue? Okay, so tutuklasin ho natin sa mga oras na ito kung ano nga ba talaga sira. Compressor na nga ba talaga ang sira? Kaya hindi pumapasok yung freon? O sadyang nagkaroon lamang ng pagbabara dahil sinubukan niyang mag-reprocess? Pero hindi naman pinalitan ng filter dryer. So, mali na agad yung proseso. Okay? Mali agad yung proseso. So, tayo po muna ay magsimulang mag-diagnose ng system nito, mga kamaster. Okay? Kulang kayo sa pagkain, kaya kulang kayo sa tapang. Okay, so pagkatapos ng mahaba-habang oras ng ating pagda-diagnose, ito na yung ating result, no? So, sa from U to V, 14 ohms. U to W, 14.3 ohms. Then, VW ay 14.1 ohms. So, hindi ho talaga maganda ang lagay ng ating compressor windings, mga kamaster. Okay? So, sa ating... sa ating IPM 2.6 mega ohms at ang ating diffrost sensor ay 8.4 kilo ohms, diffrost heater 0.4 kilo ohms, diffrost sensor 8.5 kilo ohms. So ito yung pagkakataon na titestingin na natin siya. So pinutol na ho muna natin yung mga pinaghinangan ng ating kababayan, no? Yan, no? Pinutol na ho natin to para magkaalaman na kung talaga nga bang sira ang compressor, no? Kasi sinasabi ng ating kababayan na sira di umano ang compressor, kaya pinull out niya ito na hindi alam ng ating minamahal na customer at hinanapan. Sabi ni sir, ibalik na lang kasi papacheck na nga kay Kamaster. So, okay na ho ito, no? Ipapa-underin na ho natin to. Okay? Para magkaalaman nga kung sira nga talaga ang compressor. Okay, so nakalagay na yung ating terminal. Ito ho yung IPM. Ito yung motherboard. Naka-built-in ho siya, no? Okay, tapos kukuhanan po natin siya ng voltahe, yung output. Iseset lamang ho natin siya sa DC. So sabi ko nga sa inyo, ang pag-check ho ng mga inverter na refrigerator ay hindi ho ganun kadali, no? Tama sabi mo. No? Kung ako nga,
alam na alam na natin to, pero dinadampa rin natin sa proseso para ano, para alam natin kung saan tayo nagkaroon ng problema sa IPM ba, para nasasala natin, hindi yung biraran tayo ng bira. Okay, lagyan na ho natin tong clamp. So itong ginagawa natin, no, nandito ho tayo hindi para basta-basta ayusin. Nandito ho tayo para malaman kung ano nga ba talagang stand ng compressor na to. Totoo ba nga ba talagang sira at hindi na gumagana, o hindi gumana dahil barado ang ating yung kanyang pagkakahinang. Okay? So, plug na ho natin. Puputok naman ho yan eh. Ayan, okay? Plug na ho natin. Pakipintay nga, baka pumutok. Ayan. Yun. Plug na natin ha. Ayan. So, tingnan ho natin kung mag-oscillate yung relay. Okay? Narinig nyo? Ang problema, okay, nagbibigay ho ng signal ang ating system para gumana ang compressor. Okay? Pero ang problema yan, hindi ho gumagana ang compressor. Okay? So, kapag ka tayo mga technician ang nagtutroubleshoot at hindi tayo maalam sa ganitong uri ng inverter, mapapansin mo nga, hindi gumagana ang compressor. So, sira na ho ang compressor. Mali ho. May mga proseso ho tayo doon para mapagana ang compressor. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo familiar, kung hindi kayo knowledgeable sa mga inverter, pakiusap, huwag nyo nang ituloy. Bakit? Eh, kawawa ho ang customer. Okay? Gagawin nyo natin, since na hindi nga gumagana ang compressor, ayan, hindi gumagana ang compressor, at wala ding nagbiblink, dapat magbiblink yan. Okay? Kung tingnan natin kung may output na papunta dun sa compressor. Ang gagawin natin, isiset ho natin yung ating tester sa DC. Okay, naka-DC volts ho tayo. Okay, tapos hahanapin lamang ho natin dito sa rectifier kung asan yung positive output at negative output. Okay? So nakita natin, itong kaliwa, positive, itong kanan, ito ay negative. So pinapaalala ko sa inyo, no, na kapag kayo magtutroubleshoot ng hindi gumagana ng compressor, ng inverter na LG, kuhanan nyo po muna ng output. Okay? Kapag nakuhanan nyo siya ng output, ang tawag kasi dyan, standby voltage, DC. Dapat may makukuha kayo at least sa Samsung kasi 10. Sa LG, may nakukuha tayong 30. Dapat may makuha tayong 30 pataas. At 30 hanggang 50. Okay? So, yung UBW, dapat pare-parehas din po sila. Okay? Kung 30 volts yung U, dapat 30 volts yung V, 30 volts din yung W. Pero pagka hindi sila equal, asahan nyo may problema yung ating IPM. O, tama sabi mo. O, di naman kayong ating rectifier. So, kukuha na po natin siya. Ilalapit lamang po natin. Para makita nyo. So, paalala ha. Ang positive output ng ating compressor ay ito. Itong UBW. At ang negative output naman ng ating system ay itong nasa rectifier. Okay? Kukunin nyo lamang po yung negative ng rectifier. At yung positive ay nandito na sa terminal na papunta sa compressor, yung UBW. Kuha na natin ang standby voltage, mga kamaster. So, ito tusok lamang ho natin to dito. Yan. Kasi nga, mag-isa lamang ho tayo. Yan. Tapos ito, ilalagay ko na sa negative. Tapos, titignan ho natin kung may output. Yan natin. Yun, 32 o 31 volts DC. So, dapat, kapag may nakuha tayong 31 volts DC, dapat, ganun din ho yung VW. Yan. Nakalagay pa ho yan, ha. Yan, o. Yo. Yan. So, ililipat ko naman to. Yan. So, ang tanong kasi, bakit hindi gumagana ng compressor? Anong problema? Yan. Nailipat ko na sa VAV. Kulay pula. Tingnan natin kung same nga ba. Yo, nadali. Pwede ba kasi lo? You know. 31.5 volts. 31 volts. So, matotal. Okay? Then, hihimayin natin bakit hindi gumagana ang compressor. Kasi kapag dito pa lang sa ating tinetest, may ano na, may problema na. At least alam na natin na ito yung pangalawang ano natin gagawin. Yan. So, W. Okay? Yung negative ko, still nasa negative ha. Nandun sa nasa rectifier ho tayo. Ang ililipat nyo lang ko yung positive. UVW. Tingnan natin. Ayun. So, pare-parehas ho sila. Pare-parehas ho sila. Okay? 31 volts DC. Meaning, okay ho yung ating IPM. Kaysa natin. Okay ho yung ating IPM. Okay? May standby volts ho siya. Okay? Na ibaba to sa ating compressor. Ang tanong, anong kulang? Bakit hindi gumagana? Okay? Ang kulang ho dyan ay yung signal. Saan manggagaling yung signal? Galing ho dun sa ating thermostat. So kanina nagbigay na ng signal ang thermostat, bakit hindi pa rin gumagana? Since nagbigay na pa ng signal eh. Pero bakit hindi pa rin gumagana? So anong gagawin natin? Ito ang gagawin natin ha. Turo ko sa inyo ang pinagbabawal na magic ni Kamaster. Yahoo! Kung mapapansin, meron ho tayo ditong reset button.
Yung reset button na yun, mga kamasi, ginagawa lamang ho yan kapag kaduman ito sa isang technician na hindi na-legible, mali yung sistema, naglalako ang ating compressor. Okay, so hindi nyo talaga siya mapapagana. Yan ang hirap sa mga hindi nag-aaral. Okay. So itong reset button na to, ito. Yan. Ayusin natin. Zoom. Yun! Etong reset button na to, ilulong press lamang ho natin siya ng siguro mga 3 seconds. So magtutunog ho yan kapag tumunog ng 3 beses, meaning na-reset ho yung ating systems. Uy! So iniinom motor eh. So kapag halimbawa na-reset na natin siya, nang ilulong press mo lamang siya. Bakit to? 1 2 3. So itong model kasi, mga kamaster, simple lamang ho ito, mani-mani na lang ho sa atin to kasi maliit lang naman yung kanyang motherboard, no? Kaya ang kailangan mo lang i-reset mo lang, okay, para pumasok yung signal, no, yung signal ni thermostat sa ating system, para yan, no, sa ating system, para yung system naman magbabato ng signal kay IPM para umandar yung ating compressor. So ganun ho yung communication protocol program. Signal galing sa thermostat papasok kay system. Tama sabi mo. So gagawin ho natin tatlong press, no? Yan. Bilangin nyo ha, yung buzzer. Ay. Ulit. 1 2 3. Then tanggalin mo. Yo, nadali, pwede pa ka saloon. O, akala ko ba sira ang motor? Ba't ngayon gumana? Diba? Ito yung sinasabi ko eh, na wag tayong tsamba. Kailangan bawat sinasabi natin, bawat galaw natin may ebidensya. Yan ang hirap sa mga hindi nag-aaral. Kasi kung sa kaso talo ka eh, ma'am, sira na ho itong compressor mo. Anong patunay mo kung sira? Dapat may patunay. Kagaya niyan, sinintensya na sira ang compressor, hindi naman sira ang compressor. Kasi hindi raw gumagana. Diba? Kasi nga pag mali ang proseso mo, no, hindi mo talaga basta-basta mapapagana si compressor kapag LG ang kaharap mo. Eh, gumagana ho. Okay, so ganun lamang ho kadali, oh, mga kamaster, no? Pero bago yan, syempre, ipapakita ho sa inyo mga ating mga audience, ha? Ayari kayo ngayon, oh. Kala nyo, ha? Oh, si Mamo, oh. Kala nyo ako rin nagsasalita dito, ha? Oh, kailangan makita yung mga audience. Yan, so, masyado silang, ano, mga kamaster, masyado silang seryoso, no? Masyado silang seryoso sa buhay. Bakit nga naman? Syempre, ikaw ba naman, sentensya yung compressor sira? Pinull out pa. Oh, di ba? Pinull out pa. Tapos hindi naman pala sira. Iba paano pala kung halimbawa nakabali ng compressor? Tapos sinalpak, hindi pa rin umandar. Yari, ang problema lang ito, i-reset mo lang. No, nadali, yan. I-reset nyo lamang ha, ipipress nyo yan. 1, 2, 3. Hantayin nyo lumabas yung buzzer na 3 times. Ibig sabihin, na-reset na yung system, no? Tapos, pagkatapos nyan, hayaan mga, siguro mga 2 seconds, 3 seconds, under na yung ating compressor. Okay? So ngayon, ang gagawin natin, papatayin natin siya, no? So ang tanong dyan, paano natin i-off ang compressor? Ito lang ho yun. Di ba na nakikita nyo? Nagbibling siya, di ba? So, ibig sabihin, operation lang ating system. Kapag pinres ko ng isang press, mamamatay ang compressor. Patunayin natin. Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo na operation lang ating compressor. Kita mo, ang problema lamang ho na ito ay nagkaroon lamang ho ng leak. No? Ang problema, pagkatapos magawa, hindi naman napaandar ng compressor. Sinintensya ng compressor ang sira, dapat i-reset natin yan dito, okay? So sa mga kababayan ng technician na hindi pa na-legible sa LG, no, magtanong ho muna kayo sa mga nakakaalam, o di naman kaya manood ho kayo ng YouTube, no, sa aking YouTube channel upang, di ba, magkaroon ho kayo ng idea. Kasi pagkaharap nyo yung LG, mangangamote ho kayo basta-basta. Kasi nga ho, hindi nga ho basta-basta ang inverter technology natin ngayon. Kita mo, i-reset mo lang, aandar agad ang compressor. Tapos sinabi natin, sira ang compressor. Eh, paano pala kung nakabili ng compressor ang ating minaman ng customer? Kawawa naman. Eh, hindi naman sira ang compressor. Yan. So, nag-minor ho ang ating compressor kasi nga, wala hong load. Uulitin natin yung proseso. Ipe-press ho natin siya ng 3 times. Ay, 3 times na nga. Long press. 1, 2, 3. Bitaw. O, diba?
Handa na naman siya. Kasi namatay ho ngayon. Meaning, kapag namamatay ngayon, wala akong load doon sa loob, magbibigyan ng signal sa thermostat. Oh, wala namang tao dito, wala namang load. Oh, sige, mamatay ka muna. Oh, yan, kagaya niyan. Humahataw na naman siya. After mga 5 to 10 minutes, mamamatay si compressor. Ganun ho ang sistema ha. Yan, oh. So kapag halimbawa may load na sa loob, no, may load na doon sa loob ng refrigerator, dire-diretso na 'yung under niyan. Okay? Kasi pinoprotektahan po ng ating thermostat ang system sa pagkasira. Okay? So ganun ha, ganun lamang ho kadali. Pero ngayon, i-off natin sa pamamagitan ng ating gagawin. Okay, paano natin i-off 'yung compressor? Okay? Ipipress lamang ho natin siya ng isang press lang din bitaw mamamatay ang compressor. Okay? Tama sabi mo. Yan. Tapos ang ating operation itong ating service LED ay operational. Ipipress ko lamang ito na isang press ha. Ayan o. Ah, 1, 2, 3, go. Ayan. Mamamatay na si compressor. Yo, nadali. Pili pa ka sa loan. Na, wala na yung LED. Naka-off na yung LED. Off na rin si compressor. Ayan ha. Sana nakatulong itong munting video na naman aking binahagi sa ating mga kababayan technician at mga customer na kapag kayo ay may refrigerator na LG, ganito lamang ho yung gagawin ha. Ayan o. Pagpapaan rin natin siya, no? Iba-bypass lamang ho natin yung system. Ilulong press ho natin to. Then, pakinggan ho natin yung tatlong buzzer. Ilulong press ko na ha. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Then, bitaw. Antay natin umandar ang compressor. Okay, so ganun lamang ho kasimple. Mga kamaster, no, malinaw na ha. Na kapag kahalimbawa, hindi gumagana ang compressor, gawin nyo yung aking tinatago-tagong magic, no. Simpleng magic lamang ngayon, pero malaking tulong sa ating mga kababayan technician, maging sa mga customer, no. Okay, ito kasi yung tinatawag na service access na tinatawag. Kung sa mga chiller, meron tayong mga service access na pinipindot para maging mag-operate ang ating system, okay? So, i-off ho natin to. Mayroon tayo ng 0.2 amperes. Siyempre, walang load. I-off na ho natin ha. Ulit. Pag off, isang pindot lang, then bitaw. Off ko ha. 1, 2, 3, go. Off, bitaw. So, pag nawala ang LED, mamamatay si compressor. Ayan, wala na nga. Okay, so hindi usira ang compressor, mga kamaster. Sana nakatulong itong munting video naman aking binahagi sa mga technician at maging sa mga customer na nahihirapan na mag-troubleshoot sa kanilang mga refrigerator, mga kamaster. Okay. Tama sabi mo. Gawin ho natin, syempre, i-reprocess na ho natin to, no? So, inshallah, alhamdulillah, maging maayos at maging successful yung ating gagawing system reprocess. Ang mahalaga ngayon, napaandar natin yung compressor na sinasabi ng ating kababayan technician na sira di umano, mga kamaster. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. So, 1,000 years later. Ayun, mga kamaster, no, pagkalipas ho ng mahaba-habang oras, alauna 21 na ng hapon, alhamdulillah, Rabbil Alamin. So, natapos na ho tayo, no? So, na-correct na ho natin yung, problema ngayon. So, tinanggal na rin ho natin yung pinuto lang ating kababayan technician. So, pinilitan na ho natin siya ng copper para hindi na ho mabulok. Ika nga. Okay na ho. Tapos, ito na mga filter dryer. Ito ho yan, oh. Okay, so, napalitan na rin ho natin siya. Okay? So, kung kayo ay magpapalit ng filter dryer, kung kayo ay magre-reprocess, dapat palitan nyo ng filter dryer, no? Hindi yung dudugtungan nyo lang ho dito. Mali ho yun. Okay? So, nakorek na ho natin. So, meron ho tayo dito na ho kuhang negative 1 PSI sa ating suction at saka 110 PSI naman sa ating bomba. At ang ating amperahe ay, kuhin mo natin ang high head. Ang high head natin ay 125 degrees Fahrenheit. Okay? 0.6 naman ang ating amperahe, mga kamaster. So, ganito, no? Yung sinasabi ko ho sa inyo, mga kamaster, na kapag kayo po ay magto-troubleshoot ng compressor, ng LG, huwag na huwag ho muna kayong mag-sisentensya na compressor. So, sundin nyo lang ho muna yung pinag-turo ko na kung gusto nyo ho talaga na ma-check yung compressor, kung talagang operational o sira na, long press nyo lang ho yung button na to. Ilong press nyo lang ho yan, ano? Then, pakinggan nyo ho yung tatlong buzzer, yung tunog, pling, pling, pling. Pagkatapos ho ng tatlong buzzer, bitawan nyo ho. Okay? Then, antayin yung umandar ang compressor. Okay? Kasi kapag hindi ho, pagkatapos yung ma-reset, no?
yung ating system at hindi ho umandar ang compressor after a few seconds, sira ho talaga ang ating compressor. It's either manginginig yan, no, or magbiblink ho dito sa ating sa ating isang LED sa kalibandang kaliwa. Okay? Kung halimbawa naman gumana siya, no, gumana yung compressor, so ibig sabihin na testing na ho natin na good. Ngayon kung papatayin mo siya, isang pindot lang din ho dito, isang pindot lang din ho dyan. Pag pinindot nyo ho yan, bitawan nyo agad, mamamatay si compressor. After nyong mapindot, bunutin nyo ho dito sa saksakan. Okay, dito. Okay, pag nabunot nyo ho yan, mag-antay po muna ka natin mga 5 minutes. Then, saksak nyo ulit yung refrigerator. Okay, saksak nyo sa outlet, no? Then, mag-antay po kayo ng at least 10 minutes, no? After ng 10 minutes, gagana ho siya itself ng sarili niyang program sa pamamagitan ng ating thermostat signal. Okay? Ngayon, ito ang kailangan nyo malaman. Kapag kinuhanan nyo, okay, ng signal, okay, yung ating signal voltage, yung ating UBW, ilalagay ko dito yung ating test rod. Asa na isang test rod? Yan. Siset natin ito sa yan, sa DC, DC. Ganito ho ah. Sabi ko nga, ilalagay nyo yung test rod sa yung negative, yung positive test rod sa UBW terminal. Yung UBW na kulay green, pula, at saka yellow. Ito namang negative, ilalagay nyo sa negative terminal output ng ating rectifier. Pag nilagay nyo ho yan dyan, may mababasa ho kayo dyan na 30 volts DC. Ngayon, kapag hindi pa gumagana ang ating compressor, 30 volts DC. Okay? Kapag less than 30 volts DC ang ating voltahe na nakukuha dito sa ating IPM papunta ho dun sa compressor, hindi ho basta-basta gagana yan. Okay? Yes, basta Daddy. Less than 30 volts, ma-25, hindi basta-basta gagana ang ating compressor. So mag-antay po kayo ng 10 minutes. Okay? Kasi sa pamamagitan ng thermostat signal natin, magbabato siya ng signal sa ating system na para magbato naman itong ating IPM sa ating compressor ng voltahe. Okay? Kapag umabot na ng 35 volts DC, saka pa lang ho aandar ang ating compressor. Okay? Klaro, makamasir ha, ganun lang ho. Kapag less than 30 volts ang voltahe na ating nakukuha sa UBW, okay? So hindi ho basta-basta aandar ang ating compressor. Kapag 35 to 40 volts, saka lang ho aandar ang ating compressor. Okay na, klaro na ha. Tatanggalin ko na ho ito. Yan. Okay? Ito yung UBW ha. Ito yung UBW. Ayan. UBW. Itong tatlo na yan. So ito yung positive side ng ating compressor. Ang negative naman, itong sa rectifier. Kasi nga ho, DC volts yung ating compressor. Okay? So okay na ho ito. Successfully ho yung ating isinagawang pagre-reprocess. Inshallah, no? Maging dire-diretso na. At mashallah, at naging matagumpay yung ating isinagawang diagnosis. Nalaman natin na hindi naman sira ang compressor, no? Sabi ng ating kababayan, sira, pinull out, tapos, di ba, nakakalungkot. So hindi alam ng customer na pinull out, hinanapan na pala. So mahirap po yun. Huwag ho tayong pull out lamang ng compressor. Okay? Kung gusto mo talagang palitan ng compressor, picture nyo lamang ho yung specs, then hanapan natin yung specs. Same specs. Huwag yung compressor mismo ang pull out mo. Okay? Pero ngayon, hindi naman ho sira ang compressor. Okay? Kailangan lang ho natin i-reset, no? Yung test button na yon kung malapa para malaman natin na good ang ating compressor. Okay mga kamaster? So okay na ito. So sana ano, nakatulong itong munting video na aking ibinahagi sa ating mga kababayan technician patungkol sa ating compressor kung paano mag-test kung good ang compressor sa pamamagitan ng test button na to mga kamaster. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon.